Hi! Ako si Teacher Weng. Maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Sa video natin ngayong araw, ituturuan ko kayo kung paano isulat yung English phrase sa mathematical phrase. So, kung gusto nyong matutunan yung topic natin ngayong araw, keep on watching. Ayan. So, kapag sinabi natin na mathematical phrase, gaya ng napag-aralan natin dun sa video natin, about expression versus equation. Yung mathematical phrase, ang isa pang term doon ay mathematical expression. So, kaya siya tinawag na English phrase kasi nga, ayan, kung mapapansin nyo, nakasulat siya in word. Okay? So, ngayon, isusulat natin siya mathematically. Okay? So, bago tayo mag-proceed dun sa ating topic, pumunta muna tayo dun sa mga tamang pagbasa ng mga symbols. Ayan. So, meron tayo ditong algebraic translation and English or verbal interpretation. Alam ko familiar na kayo dito sa mga symbols na to, katulad nito, this is plus sign. But, aside from plus, ayan, pwede rin siyang basahin na the sum of, more than, increased by, total of, added to, n. So, ito naman, minus, the difference of, less than, decreased by, diminished by, reduced by, subtracted from. And then, this are times multiplied by the product of. Okay, and then, these symbols are divided by the quotient of. Okay, so, ito naman, the square of x squared, the second power of x raised to the second power, and ito naman, the square root of. Okay? So, mag-proceed na tayo sa ating math tutorial video. Ayan. So, pag sinabi natin na the sum of 2 and 7. So, yung word na the sum of, okay, siya ay, syempre, gaya ng nabasa natin kanina, plus sign ang ilalagay natin doon. So, to represent this in mathematical phrase, ganito siya. 2 plus 7. Okay? Stands for the sum of 2 and 7. Okay, now, we have the product or product of y and 4. So, maraming paraan ng pagsusulat nito. Okay? So, pwede mo siyang gawin na y, tapos yung may x, tsaka 4. Kaya lang, since meron na tayong variable dito, minsan, pagka ganun, iniiwasan na natin na gumamit ng x. Bakit? Kasi malilito kayo sa x and y, or sa variable, sa kasasimbol na x for multiplication. You can use this one. Ayan. So, pwede tayong gumamit ng dot dun sa gitna, ilalagay natin sa gitna. Or simply, pwede na 4y, okay? So, pwede mo nang gamitin yung 4y kapag wala kang nakikitang symbol sa pagitan, ibig sabihin, yon ay multiplication ang operation. Okay, now we have here the square of t. So, pag sinabi natin the square of t, ibig sabihin, ayan, t yan na may square. Okay, wala nang ibang paraan ng pagsulat dyan. Next, we have 2 increased by 4. Yung dalawa, okay, tumaas ng 4. So, pwede natin yung isulat na 2 plus 4. Kapag 2 less than x, okay, yung word na less than, basta may than, okay, ang uunahin mong isulat dyan ay yung x. Okay. And then, minus 2. Okay, lagi niyong tatandaan na kapag may than, less than, more than, kung ano yung unang binanggit, okay, na number, yun yung nahan dito, kapag less than, subtrahend yun, okay? Kapag ka naman more than, syempre mag-a-add ka, so nahan dito yun sa pangalawang sign, okay? Now, we have combined t with 100, okay? So, that is t, okay, plus 100. Okay? Ko-combine daw yung t sa 100. And then, we have here 6 less than twice a number. Okay.
6 less than. Ibig sabihin si 6 nahandito. Okay, subtrahend siya. Now, paano mo naman isusulat yung twice a number? So, since walang binanggit dyan na number, pwede mong i-represent yung number using variable. Kung anong variable ang gusto mo. So, halimbawa, yung number ay n. Okay, so pwede natin isulat siya na 2n. But you can use any letter in the alphabet. Okay? Next, one half of a number. Hindi uli binanggit kung ano yung number. So, let n be the number. So, ang paraan ng pagsusulat nun, ibig sabihin naman nun, one half, okay, one half n, or one half nung number, or one half times n. Yun ang ibig sabihin nun, one half of a number, one fourth of a number, ayun, parang ganun siya. So, para yung one half times n, or one half times n na nga. Okay, next, cube of x divided by the square of y. So, pag sinabi natin cube, that is, okay, sa halipang exponent mo ay 2, ang exponent mo ay 3. Okay? And then, ang square of y naman, pag divided by, pwede tayong gumamit ng symbol na yung ganito. Ayan. Pero dito, sa algebra kasi common, ganito na yung ginagamit natin. Gumagamit na tayo ng bar. Okay? So, pwedeng pa ganito na. Okay? Pero pwede pa rin naman to. Kaya lang, mas common natin makikita itong ganito. And then, we have here 7 decrease by q. Okay? So, 7 decrease by q. Ayan. So, marami pang mga English phrase kayo na mamimit. O, ito yung mga common na makikita nyo. And ganyan siya itinatranslate. Hanggang sa muli ako si Teacher Wen, sana'y natutunan nyo kung paano mag-translate ng English phrase sa mathematical phrase. Kung meron kayong mga tanong, ilagay lang po sa comment section below. See you on my next one. Bye!